Mga kapatid, isa sa mga bidang dessert kapag may handaan, yan ang suman. Bago pa man po tayo sakupin ng mga Kastila, meron ng mga suman ang ating mga ninuno. Sa journal ng Italian scholar na si Antonio Pigafetta, inilarawan niya ang suman na mga rice cake na nakabalot sa mga dahon sa mahabang hugis. Sa tala naman ng paring si Domingo de los Santos sa kanyang Vocabulario de la Lengua Tagala noong 1695, madalas daw na iniahain ng mga sinaunang Pilipino ang suman sa kanilang mga diyos. Ang ritual na ito, ginagawa para masiguro ang magandang kalusugan at masaganang ani. Sa librong Memories of Philippine Kitchens ni na Ami Besa at Romy Dorotan, sinasabing ang suman ang pinakasimpleng kakanin sa bansa. Hindi tulad ng iba na kailangan pang durugin, masahin at paalsahin at kung ano-ano pa, kadalasan steam lang, sapat na para sa classic na suman. Hindi rin komplikado ang ingredients nito na madalas na bigas, gata at asukal lang. Instant suman na. Sa maraming lugar sa bansa, well-celebrated po ang suman. Tulad na lang sa Baler Aurora sa kanilang Grand Suman Festival. Dito, iba't ibang hugis ng suman ang ibinibida at itinaparada. Sa Rizal naman, dalawang pista ang kilala sa kani-kanilang suman. Una na riyan ang sa kakanin capital of the Philippines na kainta sa kanilang Sumbingtik Festival. As in, pista para sa suman, bibingka at latik. Sa kalapit naman itong Antipolo, ipinagdiriwang tuwing Mayo ang sumaka o suman, mangga, kasoy at hamaka festival. Mga popular na mga produktong yang mabenta po sa Antipolo. Ang mga pagdiriwang na ito para sa sikat na kakaninyan, sinasabing patunay na hindi lang basta pagkain ang suman. Simbolo rin ito ng ating mayamang kasaysayan, kultura at pagiging matatag. Ang pagpapahalaga po natin dito, tulad din ng ating araw-araw na paalala na ang K-alaman ay K-yamanan. K-okay! Mga kapatid, ito po ang inyong K-alaman queen, Galad Garen. Always remember na ang K-alaman ay K-yamanan. Kaya para sa latest showbiz news at dagdag impormasyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. K-okay!